Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Alam mo ba na kapag hinulog mo sa tubig ang mga praying mantis, magsisimula itong manganak ng ahas. Yan ang komento ng mga netizens matapos nilang mapanood ang viral video kung saan may lumalabas na parang ahas sa puwetan ng praying mantis. O ito, nakakita ka na ba ng tahong na nangangagat ng isda? Ilan lang yan sa mga kakaibang parasitiko na inyong matutunghayan for today's video. Umpisahan natin ang kwentuhan sa kung ano nga ba ang lumalabas sa puwet ng praying mantis. Nakakadiri! Ano kaya yung lumalabas na yan? Isa kaya itong alien o halimaw? Marami ang napakamot ng ulo sa kung ano nga ba itong lumalabas sa puwet ng mantis. Sa aking paghahanap ng kasagutan, napag-alaman ko na ito ay isang uri ng uod na tinatawag na horsehair worm. Ang horsehair worm ay isang klase ng parasitikong uod na naninirahan sa tiyan ng mga insekto. Tinawag silang horsehair dahil mukha raw itong buhok ng kabayo na gumagalaw. Medyo nakakadiri ang mahawaan ng uod na ito dahil kaya nitong humaba ng 2 talampakan sa loob ng tiyan. Kawawang mantis, siguro masakit ang puwet niya dahil sa laki ng uod na lumalabas. Kaya pala sila tinawag na praying mantis dahil palagi silang nagdadasal na huwag itong mangyari sa kanila. Ang hirap isipin na ang ganito kalaking uod ay nagkasya sa tiyan ng mantis. Para silang sinaniba ng masamang elemento. Hindi lang pala ang mga mantis ang apektado. Pati ang mga kuliglig at iba pang uri ng kulisap ay pwede ring mabiktima ng parasitikong uod. Pero paano ba nagsimulang makapasok ang uod sa tiyan ng mantis? Ayon sa pag-aaral ng mga scientist, nagsimula ang lahat sa itlog ng uod. Ang mga itlog ng horsehair worm ay makikita sa mga ilog kung saan kinakain ito ng mas maliliit na insekto. Madalas ang mga itlog ng uod ay kinakain ng dragonfly nymph o yung mga batang tutubi. Ang itlog ng uod ay magsisimulang kumapit sa loob ng tiyan ng insekto. Kapag malaki na ang baby dragonfly, umaalis ito sa tubig at saka tutubuan ng pakpak para lumipad. Kapag nagpalit na ang anyo ng dragonfly, nasa loob pa rin ito ang parasitikong horsehair worm. Ang itlog ng parasitiko ay lumilipat sa tiyan ng mantis dahil kinakain ito ang infected na dragonfly. Ngayon, dito sa tiyan ng mantis mapipisa ang itlog ng uod. Unti-unting lumalaki ang uod sa kanilang tiyan at kakainin nito ang sustansya na nakukuha ng mantis. Maninirahan ang uod sa tiyan ng mantis sa loob ng 3 buwan. Kapag malaki na ang uod, susubukan itong kontrolin ang utak ng mantis. Ang horsehair worm ay maglalabas ng kemikal para pasunurin ang mantis. Kapag kontrolado na ng uod ang utak ng mantis, uutusan ito ang insekto na humanap ng tubig. Nalalaman ng mantis kung nasaan ang tubig dahil sa kumikinang nitong refleksyon. Kapag nasa tubig na ang mantis, saka na lamang lumalabas ang uod sa kanilang tiyan. Ito ang dahilan kung bakit may mga mantis ang naaaktuhang tumatalon sa tubig. Inuutusan kasi ng uod ang mantis na pumunta ng tubig para tuluyan ang makalabas ang mga uod sa loob ng tiyan. Kapag nakabalik na sa tubig ang mga uod, dito ito mangingitlog at magsisimula ulit ang life cycle ng mga horsehair worm. Kahit nakakatakot ang mahawaan ng horsehair worm, wala tayong dapat ikatakot. Yan ay dahil sa ang uod na ito ay hindi kaya mabuhay sa tiyan ng mga tao. Aray ko po, ang sakit siguro kapag lumabas sila sa puwet natin. Para makilala ang susunod nating parasitiko, dapat naman tayong tumungo sa ilog ng North America. Dito kasi natin makikilala ang tahong na nangangagat ng isda. Kawawang isda, naipit sa tahong. Karamihan sa mga tahong o mussel ay kinukuha sa tubig alat. Ngunit meron ding species ng tahong gaya ng freshwater mussel na sa halip makita sa dagat, nakatira ito sa tubig tabang. Kakaiba ang paraan ng panganganak ng tahong na ito dahil nangingitlog sila sa bunganga ng mga isda. Medyo complicated pero ganito kasi yan. Nag-umpisa ang lahat sa lalaking tahong.
Makikita sa video na naglalabas ito ng similya o sperm sa tubig. Pag tinignan mo sa microscope ang kanilang similya, makikita mo itong aktibo at naghahanap ng babaeng tahong. Dito papasok sa eksena ang mga babaeng tahong. Obvious naman, di ba? Makikita mo ang babaeng tahong na bubuka-buka para kolektahin ang similya na inanod sa tubig. Maraming mangitlog ang mga babae, ngunit hindi naman nila ito kayang alagaan. Kaya naman nakaisip ng diskarte ang mga babaeng freshwater mussel. Kailangan nilang humuli ng isda para ipasok ang mga itlog sa bunganga ng isda. Kahit anong pagpupumiglas ng isda, hindi ito pakakawala ng tahong. Dito sa video, makikita na marahang pinapasa ng tahong ang kanyang mga itlog sa nguso ng isda. Kapag pumasok ang mga baby tahong sa bunganga ng isda, naghahanap ito ng pwesto na makakapitan. Kumakapit ang mga baby tahong sa hasang, palikpik at sa buntot ng isda. Isa itong halimbawa ng parasitiko dahil inaagaw ng mga baby tahong ang sustansya sa katawan ng isda. Kung minsan, nahihirapang humuli ng isda ang mga tahong dahil wala sa kanila ang lumalapit. Dahil dyan, nakaisip ng ibang paraan ang mga tahong para lapitan sila ng isda. May mga freshwater mussel na nakuhang gayahin ang itsura ng maliliit na isda. Mula sa buntot hanggang sa ulo at mata, gayang-gaya nila ang itsura ng isda. Sa sobrang husay ng mga tahong, kaya nilang gayahin pati ang itsura ng hipon. Meron pang ang tahong na kayang gayahin ang pustiso. Isa-isang magsisilapitan ang mga isda sa pag-aakala na pwede nila itong kainin. Ang hindi alam ng mga isda, isa pala itong patibom. Kapag may nahuling isda ang tahong, bubuguhan nila ito ng itlog papasok sa bunganga nito. Kung minsan, may mga tahong na naglalabas ng itlog na mukhang pagkain ng isda. Iba-iba ang itsura ng itlog ng tahong, basta't ang mahalaga, maisubo ito ng isda. Gaya ng itlog ng tahong na ito na mukhang lapis. Kapag kinain ng isda ang itlog, kusang mapupunta ang mga fertilized eggs sa hasang at balat ng isda. Sa ganitong paraan, hindi na nila kailangan pang manghuli ng isda dahil ang isda na mismo ang lalapit para kumuha ng itlog. May mga isda pa nga na sa sobrang hilig kumain ng itlog ng tahong, hahalik-halikan nila ito para mamigay ng itlog. Kapag medyo malaki na ang mga baby tahong, saka ito hihiwalay sa isda para maghanap ng permanenteng bato na matitirahan. Diyan muling magsisimula ang siglo ng kanilang komplikadong buhay. O ano, nag-enjoy ka ba sa ating kwentuhan? Kung oo, huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa FTP channel. Maraming salamat! Ngayon, andito na tayo sa ating shout-out portion. Hello kay Enki Robinson. Hello rin kay Fred C. at CJ. Shoutout sa Landoy family, lalo na kay James Zion. What's up kay Raven at Rain Skyler Villoria. Mihael Chris Dane Tapalya del Rosario. Rolando Francisco San Roque. Sheila May, Renz, Jack Eros at Ethan James de la Cruz. At lalong-lalo na kay Zach. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!